Ngayong Sabado ay pupunta kami ng Bauco para lang magkape. Yes guys, pabiyahe pa talaga kami ng almost 2 hours para lang magkape. Yung pupuntahan naming coffee shop ay last year ko pa siya nakikita sa Facebook. At sa Abatan, Bauco, Mountain Province ang location nito. At dahil inggitera kami ni Kumaring Bestie, gusto rin namin siyang itry. Kaya naman habang nakabakasyon si Kumaring Bestie ay susulitin na namin. Masaya na naman ang lola niya today kasi pinayagan ng asawang gumala. Ano na naman kaya ang kapalit neto? Ah, basta ang importante, pinayagan tayong gumala. Past 8 AM kami nag-take off sa Bontoc. Cut almost 2 hours garud nga minotor midaytoy Bontoc to Bauco. Kaya naman mga quarter to 10 ay nasa Bauco na kami. Yung cafe nga pala na pupuntahan namin ay si Cafe Wichan. Matagal ko na siyang gustong itry kaso ngayon lang nagka-time. At ngayon lang pinayagan ng asawa, charot. Balita ko masarap daw kasi yung kape dito, pati na rin yung foods. 10 AM nga pala ang opening time ni Cafe Wichan. At dahil may ilang minuto pa bago sila mag-open, naglakad-lakad muna kami ni Kumaring Bestie para may stretch naman yung mga paa namin. Nung nag 10 AM na nga ay umakyat na kami. Saktong gutom na kami ni Kumaring Bessie kasi hindi talaga kami nag-breakfast para lang dito. At ang cozy nga naman talaga ng ambience ng Cafe Wichan. Parang nasa bahay ka lang ba? At dahil kakabukas lang nila ay kami yung unang customer nila. Sa may porch nga pala kami pumuesto. At ang in-order namin ni Kumaring Bestie ay isang Wichan waffles, fried noodles na Japanese teriyaki, salt and pepper fries, ice butterscotch latte, Spanish latte, at isang brownie. O diba, hindi naman halatang gutom kami eh no? Ito pala si Sis Celine. Siya ang isa sa mga barista dito sa Cafe Wichan at yung kasama niya ay si Princess. Friendly naman si Sis Celine kaya mapapa-feel at home ka talaga sa Cafe Wichan. And guys, Cafe Wichan is owned by a fellow Ifuntok. Siya ay si Mr. Johnny Martinez Jr. from Samki. Maya-maya pa'y dumating na ang mga in-order namin. Sobrang bet ko nga naman talaga yung ambience dito sa Cafe Wichan. At yung pwesto namin dito sa porch ay parang nasa bahay lang kami ni Maring Bestie. At guys, nasarapan naman talaga kami dito sa fried noodles. Must try talaga to pagpunta nyo dito sa Cafe Wichan. May merch nga palang coffee tumbler si Cafe Wichan kaya bumili na ako. Kasi naman laging lumalamig yung mga tinitimpla kong kape sa office. At itong nabili ko ay worth 600 pesos only. Around 1 PM ay nag-take off na kami. O diba, 3 oras kaming tumambay sa Cafe Wichan. Breakfast and lunch na kasi namin yung mga in-order namin kanina. At in fairness, talagang dinadayo ng mga taga-Bontoc si Cafe Wichan. Kasi yung mga dumating na customer nila kanina ay puro mga tiga-Bontoc. Hindi na kami dumaan sa pikaw kasi naman parang uulan na. Kaya ano pang hinihintay mo mag-Cafe Wichan?